Takot ba yan sa pulis? Takot ka ba sa pulis? Hindi. Bakit ka takot sa pulis? Bakit yung ibang magulang ginagamit panakot yung mga pulis sa bata? Hindi naman. So, ano sa'yo? Ang kulay sa'yo? Blue? Huwag kami sa? Oo. Oh. Oo, oh, ha? Ba't sa'yo 100? Bakit sa kanya 50? Hindi to? Hindi, ha? Itatanong lang ko, bakit yung mga magulang na iba pinapanakot yung pulis sa mga bata, no? Bakit kaya? Alright, good morning. So, kanina pala, nasa schools kami. So, mga different schools within Manila. Kakandak tayo doon ng mga security, police presence. And at the same time, may hindi magandang nangyari kanina. Dahil meron doon magulang na nakita yung mga kapulisan natin, mga uniform personnel, tulad ng mga sundalo namin, mga police, and other agencies tulad ng Bureau of Fire Protection, ginagawang panakot. Ba't ganun? Diba? Ginagawang panakot yung mga uniform personnel sa mga anak nila at sa mga ibang kabataan, which is hindi maganda kapag maririnig namin. So, kung gusto ninyong disiplinahin yung inyong mga anak, no, huwag niyong idaan sa paraan ng pananakot. Dahil hindi naman kami nandito para takutin yung mga kabataan. Kami pa nga ang tutulong sa kanila in case of incident na hindi inaasahan, wherein, for example, bibigyan ko kayo ng halimbawa, sa school, nagkaroon ng away or untoward incident tulad sa mga kapwa nila estudyante. So, pag nakita nila kami, imbis na lalapitan, matatakot na, nanginginig. Lalo na pag pulis at saka sundalo. Siyempre, may baril kasi, di ba? Iba yung dating. So, hindi magandang halimbawa yon para disiplinahin ang ating mga kabataan. O dapat, i-bear in mind na ang kapulisan at ang other uniform personnel is nagre-render ng public service para sa community, para sa inyo, para mapalaganap natin yung kaayusan, disiplina sa mga lugar kung saan nandun kami. So, magandang halimbawa yung ganon. Hindi yung gagawing panakot yung mga uniform personnel. Kasi hindi naman kami monster, di ba? So, nandito kami para magserbisyo para sa inyo, alright? So, mamaya, tatalakayin natin yung mga ganyang usapin. Then, kukuha tayo ng mga reaksyon sa mga magulang na makikita natin sa daan. Then, titingnan natin kung yung mga anak nila is takot or hindi sa mga uniform personnels na tulad namin, alright? So, again, ride safe, keep safe, and always be smart. And good morning again! Ate! So, tingnan natin to kay ate. Meron tayong nakita dito ng isang contestant, number one. Mami! Mami! Anak mo po yan? Anak nyo po? Anak nyo? Pwede magtanong? Oh, tanong ko lang, Mami, bait yung mga magulang ginagamit panakot sa mga anak nila yung pulis? Po? Bakit ginagamit ng mga magulang? Yung iba, hindi ko naman sinasabing lahat, no? Pero bakit ginagamit ng ibang magulang sa kanilang mga anak panakot sa mga bata yung mga pulis? Ginagawa mo ba yun? Hindi po. Oh, bakit? Pero parang may nagangilin mo ako. Kasi, di ba kami mga pulis? Kasi sabi po nila, di ba ginagamit po nilang panakot, gawa po na bawal magnakaw, ganun po, bagay sa mga bawal sa mga bawal
mag-droga, ano ang gagawin ko? Oo. Oo, tama yun. Kasi di ba dapat... Daan ko. Di ba dapat tinuturo nila sa mga kabataan yung tama, di ba? Kasi pag gagamitin nilang panakot sa mga bata, eh di paano yun pagka, for example, may nangyari sa school, nakakita sila ng pulis, di ba? Hingi sila ng tulong, imbis na lumapit para manghingi ng tulong, matatakot. Tama ba ako? O, di ba? O, eto ba, takot ba sa pulis to? Pa? Takot ba yan sa pulis? Takot ka ba sa pulis? Hindi. Bakit ka takot sa pulis? Bakit ka daw takot sa pulis? Bata ka. Eh, ano naman kung bata ka? Dapat kaya hindi kayo natatakot eh, di ba? Oo. May bibigay ako sa'yo, okay lang, para di ka matakot sa mga pulis. Ano pangalan? Shana Pinto. Shana? Oo. Ate Shana, may bibigay ako sa'yo, okay lang? Para di ka matakot sa pulis. Oo. Papabunutin kita, ha? Piliin mo yung pinakamagandang kulay, ha? Ano, game ka na? Papabunutin kita, ha? Pinakamagandang kulay dapat kukunin mo, ha? Bunot ka isang kulay na maganda. Yellow? Yeah, sige, baka mo. Ilahe mo, ilahe mo. Tera, bitaw. Alam mo, bakit pito yan? Tsaka flashlight. Alam mo, bakit pito? Tsaka flashlight? Para magamit mo yan. Para pag walang ilaw, nawala na ilaw sa school, yung flashlight ka. Diba? Tama ba? O, may baong ka pa. O, aper tayo. O, may baong ka na, sabi mo kay mami, ha? Oh, pwede mo kay mami mo kung ano yan. Yun, alright, so meron tayo dito ang contestant number 2, no? So hindi lang to isang civilian, kundi tropa din, no? Police din si sir. So anak niya. So kuya, bunot ka, anong kulay gusto mo? Anong kulay daw na? Oh. Buwakan kulay mo. Ano mo, green? Ayun. Galing ha, galing bumunot ha. Galing, tali ha, galing ha. Parang ano lang ha, parang daddy lang ha. O oh, yan ha. Oh, pito yan. Tsaka flashlight para for emergency. Galing. Anong kulay yan? Green. Green nga. What color is this? What color is that? Green. Galing. Oh, pero muna tayo. High five. Dali. High five tayo. Yun. Oh, sige, ingat ha. Bye-bye. God bless. Ayun. Ayun. Using police, military, or uniformed personnel as threats to discipline children is inappropriate. Instead, we should teach children to respect these individuals for their role in maintaining safety and order in society. Many of them are dedicated, compassionate, and work to build trust in the community. It's important to emphasize these positive qualities to help children understand and respect their important work. Ano lang ako, may tatanong lang ako sa'yo. Eh, since galing ka sa school, anak mo ba yan? Apo. Oh, since galing ka sa school, tatanong lang kita kung bakit yung mga ibang magulang ginagamit panakot yung mga pulis sa kanilang mga anak. Hindi ko rin kasi makuha yung logic eh. Dati siguro sir, pero ngayon hindi na masyado. Oo, kasi di ba... Oo, di ba ginagamit panakot, di ba? Which is dapat hindi ganun. Oo, di ba? Ate, papabunutin kita. Nakikita mo ba yan? Anong kulay gusto mo? Buha ka dyan. Galing-galing nga mo. Nakasalalay sa'yo yung... Ano ngayon? Yung araw ngayon. O, oh, totoo. Lalapit ko ha. Oh. Siya papiliin mo dyan. Dali, anong kulay gusto mo? Oh, pick one. Isa lang ha. Pili kayo pinakamaganda. So, magkano? Sige, kunin mo na yan. Para pito. Bakit pito? Kasi syempre, pag nasa school kayo, di ba? Pag in case of emergency. Diba? Tapos muna tayo. Okay ah. Okay, sige, ingat kayo. Tatanong lang ako. Ano trabaho niyo, ma'am? Call center agent. Tatanong ko lang bilang magulang, bakit ginagamit ng mga ibang magulang? Ay, mami. Bakit ginagamit ng ibang magulang panakot yung mga anak nila? Yung mga pulis, ginagamit nila yung mga panakot. Pag nakita sundalo, nakita ng pulis. Bakit ginagamit panakot? Uy, gilid mo rito, baka masyagi. Bilang magulang. Issue ngayon yung mga pulis. Ako yung hindi ko natanakot yung mga... Ah, ganun. Kasi yung asawa ko po, jail officer.
Ah, BJMP. Shoutout sa mga BJMP. Oh. Siyempre, since uniform personnel, no? E paano yun man pag, for example, kunyari, punta ka sa school, o kaya pumunta ka sa mga lugar na ano, di ba? Na nakakita ka ng mga, nakakarinig ka ng mga instances na ganun. Ano sasabi mo? Eh, since yung asawa mo pala, ano? Eh, sila rin yun, eh. Iba-iba naman kasi yung tao. Ah, ganun. Ay, nagpa-vlog na, sir? Oo, oh, ako si MotoVlog sa YouTube. Ay, ikaw yun? Oo, oh, may bibigay ako sa'yo. Galing-galing nga mo bumunot. Oh, pili ka, anong kulay? Dali, nakikita mo ba yan? Color vibe. Anong kulay, anong kulay? Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Lugi ako sa'yo. Color violet, pili ka. Isa lang. Anong kulay, anong kulay? Green, ha? O, kawa. Pito. Yan. Yay, thank you. Diba, pito yan para... Thank you. Pang ano yan, pang alert. Yes, sir. Pa- sige na, ingat na, ma'am. Ingat pa-pirma po. Tayo. Pirma salamat. Tayo. Okay. Thank you. Kuya, pwede magtanong? Itatanong lang ako, bakit yung mga magulang na iba, pinapanakot yung pulis sa mga bata, no? Bakit kaya? Para di lang po sila lumabas. Para di lumabas? Ano ko siguro baka gumagala. Eh pero di ba mali yun? Kasi di ba dapat tinuturo nila pagka nangailangan kayo, may kailangan kayo, sa amin kayo tatakbo, di ba? Tama ba mali? Di ba? Hindi panakot, di ba? Yung sasabing kukulong ngayon, no? Kayo ba takot kayo sa pulis? Hindi. Takot ka sa pulis? Ba't kayo takot sa pulis? Hindi naman kami masama. Diba? O para matanggal yung takot mo, gusto mo? Para hindi ka matakot sa pulis. O bibigyan kita, may bibigay ako sa'yo, ha? Para hindi ka natatakot sa pulis, okay? Alam mo ba yung pito? Para saan ang pito? Diba, para po sa mga ano? Para in case of emergency, diba? Apa. Kaya lang, kailangan mo bumunot. Anong kulay? Blue. Ikaw kumuha. Blue? Kulay mo. Yun. Oh. Ayos to. Okay. Ay, ikaw, bunot ka din, siyempre. Anong kulay? Anong kulay? Pink. O, kuha, pink. Pink. Yun, o. Ano meron? Ay, bibaho na. Affirm na tayo, ha? Huwag kayo matatakot sa pulis, ha? Kasi yung mga natatakot lang sa pulis, yung mga may ginagawang masama. Diba? Tulad yung mga nagnanakaw, may mga masamang intention sa ibang tao, di ba? Yun yung dapat, dun sila dapat matakot. Pero tulad din yun, hindi kayo dapat natatakot sa amin. Kasi kami nga nagbabantay sa inyo, di ba? Sa school. Tulad yun, paikot-ikot kami dito para safe kayo. Diba? Wala sa inyong, ano, gagawa ng masama. Diba? Okay ba yan? Okay, huwag kayo matakot sa pulis, ha? Sa mga classmates nyo, sasabihin nyo din. Hanapin nyo ako. Okay? Yeah, yeah. Tatanong lang ako. Dito nga, dito kami. Gilid mo, baka masagal sa kanya. Tanong ako. Ano mo sila? Mga pamangkin. Ah, pamangkin. Saan school yan? Sa Bielo po. Papasok pa lang ngayon. Tatanong ko lang, kuya, bakit yung mga ibang magulang, no, kaya guardians ng mga bata, ginagamit panakot yung mga pulis sa mga bata. Kami naman po sinasabi ko kanina. Ay, hindi. Hindi kayo takot sa pulis? Hindi. Kasi yung iba, di ba, na ginagamit panakot yung ano, mga pulis sa mga bata, eh, no? Pinapamulat pa nga po namin sa mga kabataan ng pulis sa protection. Paano yan? Takot kayo? Takot ba kayo sa pulis? Ay, ikaw, takot ka sa pulis, ate? Hindi. O, dahil di ka takot, may bibigay ako sa'yo. Okay lang. Ha? Kaya lang, kailangan galingan mo bumunot. Anong kulay? Alam mo ba bakit pito? Tsaka flashlight. So, para pag emergency, meron kang ilaw, di ba? Tapos yung pito, pagka may mangyayaring hindi maganda, o pwede ka pumito para maging alert yung mga paligiran mo, di ba? O, ikaw, kuha ka din. Pasabihin mo siya lang, di ba? O, hindi, kuha ka dyan. Anong kulay? Green. You know. Yun. Eh, baho na. Idagdag baho na. Hindi na kailangan mangingi, ha? Oh, pero muna tayo. Huwag kayong matatakot sa pulis, ha?
di ba? Kasi mga natatakot lang sa police, mga bad lang, di ba? Tama ba ako? Sige, ingat kayo, ha? Alright, mga nasa lima na lang tong ating ano, ating mga pinamimigay para sa ating mga contestants. So, atabayan na natin yung iba pa. Mami, ilika, may tatanong ako sa iyo. Good morning. Tabi ka ba, masagasanga naman dyan? Ano mo to? Pamangkin ko. Ah, pamangkin mo? May tatanong lang ako, ha? Bakit yung ibang mga guardians o kaya mga magulang ginagamit panakot yung mga police o kaya mga sundalo no sa mga kasi bata? Ano po, hindi natatakot eh. Ah, ganun? Kung may nakita may police, hindi naman tatakot siya. May baril kasi. Ah, ganun? E di pangit naman yung ano nun. Ikaw, takot ka sa police? Takot ka sa police? Hindi. Oh, dahil di ka takot sa police, bibigay ako sa'yo, ha? Bubunot ka kung anong kulay gusto mo. Pili ka, anong kulay? Pili ka na. Lapit ka dito. Lapit ka. Baka, mabunggu ka dyan. O, anong kulay? Anong color? Hawakan mo. Sari mo. Kaya kita bibigyan ng pito, ha? Pito, tsaka flashlight. Ako din, may pito din ako ito sa akin, o. Ay, mayroon siya. Diba? Para pag emergency. Thank you po. Diba? Ano sasabihin mo? Sasabihin mo. Thank you po. O, takot ka ba sa polis? Takot ka na sa polis? Huwag matatakot sa polis, ha? Ako, sir, pag ano yan. Oo, dapat hindi ganun kasi paano pagka in case of emergency, di ba? Takot ka sa police? Hindi, binigyan ko pa nga, di ba? Thank you po. Ipang pinch price ka na. Di ba? O sige na, ingat kayo, ha? Sige. Bakit yung ibang magulang ginagamit panakot yung mga police sa bata? Hindi naman, hindi ko ginagamit. Ganun, kaya di ba kayo takot sa police? Konte, slight, o hindi. Ah, ganun, o. Kailangan, tinuturo sa kanila yung ano, tama, dapat hindi pinapanakot yung pulis sa bata, ha? Kasi, mali yun. Dahil pagka nangailangan niya mga yan ng tulong, o, eh, paano lalapit yan? Diba? O. Ayoko natatakot kayo sa pulis, ha? O, last two. O, bunot kayo dito. Ang kulay sa'yo, blue. Tawa kami siya. Oo. Oo, ha? 100! Ano to? Ba't sa'yo 100? Bakit sa kanya? 50. Pero ito to? Hindi, ha? Bigay namin yan. Bigay ko yan sa inyo, ha? Kaya pito kasi... Tulad ko ako, may pito din ako. Ayan, o. Diba? May pito ako. Kasi para pag emergency, pwede kang gumamit ng pito. Tapos flashlight, pagka madilim, palams na. Okay, open muna tayo. Huwag kayo napapaniwala sa mga nananakot sa inyo, ha? Tutulog yan. Thank you, sir. Oh, sige na, bye-bye. Okay, ma'am, thank you, ha? Thank you, sir. Okay, so dyan nagtatapos yung ating pamimigay sa mga kabataan na ang mga magulang, dapat sila yung nagtuturo ng tamang edukasyon sa kanilang mga anak, no? Pati sa mga guardians ng mga bata, huwag niyong gagamiting panakot yung mga kapulisan or kahit sinong uniform personnel, no? Tulad ng mga sundalo, police, BGMP, di ba? Kasi kaya nandyan yung mga yan para magserbisyo sa inyo, hindi para patakot yung mga tao, yung mga bata sa mga uniform personnel, no? So sana makarating to sa marami. Tulungan nyo kong i-share pa to para magkaroon ng tamang kaalaman yung mga magulang, yung mga guardians ng bata, at syempre ang importante sa lahat, yung mga bata, no? Na kakampi ang mga kapulisan, hindi kami kaaway, kaya hindi dapat kami kinakatamutan. Alright? So again, ride safe, keep safe, and always be smart. God bless everyone.